Magandang araw mga bata, tayo muli ay nagbabalik para sa panibagong aralin. Ang ating aralin ay tungkol sa pagtukoy sa mga pangalan na nabibilang at di nabibilang. Handa na ba kayo? Ang ating aralin para sa araw na ito ay ang pangalang pamilang at pangalang di pamilang. Ano nga ba ang pangalang pamilang? Ito ang pangalang nabibilang. Halimbawa, mga tao, mga sasakyan, mga lapis, mga libro at iba pa. Ano naman ang pangalang di pamilang? Ang pangalang di pamilang, pangalang hindi nabibilang. Halimbawa ay bigas, buhangin, paminta, asukal at iba pa. Bago tayo magsimula ng ating aralin, atin munang awitin ang kantang Bahay Kubo. Bahay Kubo, kahit munti ang halaman doon ay sari-sari, singkamas sa talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola, upot, kalabasa, at saka mayroon pa labanus, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng linga. Ngayon, sa kantang Bahay Kubo, ating bilugan ang pangalang maaaring mabilang ang dami. Panuto, basahin ang mga salita sa kahon. Bilugan ang pangalang di nabibilang. Kape, papel, isda, tubig, betchin, gatas, suka, tao. Suriin natin. Panuto, pagmasdan ng mga larawan. Ano-ano ang inyong nakikita? Alin kaya sa mga larawan ang nabibilang at hindi nabibilang? Isulat sa patlang ang P kung pamilang at DP naman kung di pamilang. Pagyamanin natin. Sipiin ang chart at isulat ang pangalan sa angkop na pangkat. Asukal, harina, mangga, bayabas, baboy, paminta, bigas, asin, aklat, bola. Isusunat sa kaliwang bahagi kung ang pangalan ay nabibilang at sa kanang bahagi naman kung ito ay hindi nabibilang. Sa gawa natin, punan ng mga pangalang pamilang at di pamilang ang graphic organizer, piliin ang sagot sa loob ng kahon. Tayahin natin, bilugan ang pangalang pamilang sa bawat pangusap. 1. Sina Lotus at Candy ay may dalang dalandan. Maraming pakwan ang naani ni Karina at Cora. 3. May dalang lobo ang nanay at tatay para sa aking kaarawan. Number 4. Bumili ang nanay ng kalabasa sa palengke. 5. Pinakain ni Mark ang mga alagang aso. Gawain 2. Basahin ang mga pangungusap, ikahon ang pangalang di pamilang. 1. Itinago ni Pauline ang harina sa bote. 2. Si Joy ay umiinom ng gatas araw-araw. 3. Nagpagupit ng buhok sina Chris at Brent. 4. Masarap ang munggo na niluto ni Becca. Number 5. Makikinang ang mga bituin sa kalangitan. Gawain 3. Kilalanin ang mga larawan. Isulat sa patlang kung pamilang o di pamilang.